5 taon na ako sa US nung makuha ko ang asawa at anak ko. Masaya kami doon, malayo man sa bansang sinilangan at ibang-iba ang kultura, at least magkakasama kami. Kontento na ako sa buhay ko, kaya lang nangyari to. Pagkapanganak ni Gina sa bunso namin, nagbago ang ugali niya. Naging mainitin ang ulo. Yung amor niya sa panganay namin, may mga pagkakataong nawawala talaga. Pero later on, marirealize niya yon at iiyak siya sa akin, magko-confess na ganito ganyan. Kaya sabi ko, magkonsulta kami sa doktor at pumayag naman siya. Postpartum depression ang sabi. Ilang buwan na ang bunso namin at naging okay naman siya. Akala ko. Nagkaroon ako ng work-related trip at good for 1 week yon. Hindi lang naman ako. May kasama akong 3 katrabaho at yung boss namin. Hinatid ako na mag-iin ako sa airport. Umiiyak din nun si Gina na ayaw akong paalisin. Kinilig pa ako noon kasi sa isip ko, uy, ayaw niya akong malayo sa kanya. Pero maling-mali ako. Huling 2 gabi namin sa trip, nang tumawag ang panganay ko. Ito yung eksaktong sinabi niya sa akin. Daddy, uwi ka na please. Matatakot ako kay mommy. Tapos bago maputol yung tawag, narinig ko yung sigaw ng anak ko. Tumawag ako sa 911 habang kumakatok sa hotel room ng boss ko. Pinayagan naman niya akong umuwi agad. Siya pa ang nag-book ng flight ko kasi natataranta na ako. Pagdating ko, may sumalubong na sa akin 2 officer. Sa ospital nila ako dinala. Karga nung isang kapitbahay namin ang bunso ko. Ang panganay ko, may bandage sa ulo. Sabi nung isang officer, unstable si Gina. Nung dumating kasi yung mga co-officer nila, nagwawala ito at naabutan nilang inaawat na nung mag-asawa kong kapitbahay. Kaya bukol at 3 tahilang sa noo ang tinamo ng panganay ko. Yakap ko ang 2 anak ko at tahimik lang na umiiyak nung tinanong ako nung isang officer kung gusto ko bang makita si Gina dahil gising na raw ito at kalmado na. Pagpasok ko kung nasaan siya, nakita kong nakaposa siya sa kama. Tinanong ko yung officer kung kailangan ba talaga yon. Tumango siya at pinakita yung ibaba ng collarbone niya na may pasa. Indikasyon na kahit maliit na tao lang si Gina, ay nagawa niyang manakit ng isang pulis na doble ang laki sa kanya. Nang makita ako ni Gina, ay bumangon siya. Hindi ko alam, pero pagkakita ko sa mga mata niya, pakiramdam ko agad, may mali. Pero nilapitan ko pa rin siya. Hinalik-halikan niya ang kamay ko at sabi niya, wag na akong umalis, wag na wag na. Tinanong ko naman siya, bakit niya yon nagawa? Nagugutom ako dati, tapos nakakita ako ng balot. Pero ang hirap i-crack ng shell. Bakit? Masama bang kumain, Dad? Sagot niya. Dahil doon, binitawan ko ang kamay niya. Nagulat ako eh. May mali nga. And looking back, I think, dahil sa kakaibang kinang ng mga mata niya. Kasi alam ko yung normal na mata ng asawa ko. At talagang may mali kung ang tingin niya sa ulo ng panganay namin ay balot. Kaya nung sabihin ng state na kailangan siyang i-admit sa psychiatric ward, tumango lang ako habang umiiyak.
Nung nawala si Gina sa bahay, naramdaman ko yung hirap. Pero kinaya ko kasi ayokong mawala sa akin ang mga anak ko. At sa isip ko nun, yung kondisyon ni Gina, hindi yun pang matagalan. Sabi ko pa, waray ang asawa ko, matapang, kaya niya yun. Pero sa sobrang hirap, nagkasakit na ako. At nung malaman ng mga magulang ko, tinawagan nila ako agad. At sa telepono, sinermonan ako ng nanay ko. Iuwi ko na lang daw muna ang mga bata at sila na ang bahala. Kaya inuwi ko nga ang mga bata. Sabi rin ng mga kaibigan ko, mas maganda yon. Kasi pag nanatili sila sa poder ko, may chansang makuha ng social workers ang mga bata. Ipinaalam ko kay Gina ang naging desisyon ko. Pero naiyak na lang ako sa sinagot niya. Huwag mong iuwi yung malaking balot, Daddy. Gusto ko yun. Tsaka, may baby na ata tayo ulit. Naglilihi ata ako sa balot eh. Iniyak ko lahat sa mga magulang ko. Pagbalik ko rin ng US, naging routine na ang buhay ko. Yung akala ko kasing saglit lang na kondisyon ni Gina ay nagkamali ako. Dahil 2 taon na, hindi pa rin siya gumagaling. Wala pa rin improvement. Pero hindi ko siya sinukuan. Hindi pa. Isang araw, binisita ko si Gina. At nung papauwi na ako, may humabol sa aking nurse. Sabi niya kung pwede niya akong kausapin tungkol sa asawa ko. Pumayag naman ako. May binigay siyang pangalan ng coffee shop sa malapit at nagpapahintay siya doon. 1:15 oras na ako doon nung dumating siya at hindi siya nag-iisa. May kasama pa siyang isang lalaki na mukhaan ko doon din sa facility nagtatrabaho. Nagkwentuhan kami. O mas okay na sabihin, nagkwento sila at nakinig ako. Pagka-uwi ko pagkatapos nung sa coffee shop, para akong iniindayong. Ilang beses akong napamura dahil sa mga kwento nila. Kasi ang tingin nila, hindi lang daw sa utak ang problema ni Gina. Tingin nila, may paranormal na kaakibat. Ito yung kwento ng nurse na babae. Naabutan niya sa kwarto si Gina na may kausap. Pero wala namang ibang tao bukod sa kanya. Normal behavior daw yun ng mga may mental illness na sumasang-ayon ako. Pero bigla umanong tumayo si Gina at yung anino nito hindi sumunod sa kanya. Nanatili yun na nakaupo, pero dahan-dahan lumalaki yung aninong yun na imposibleng maging anino pa ni Gina. Hindi na rin umano ito hulmang anino ng babae. Naging parang anino na ito ng isang bruskong lalaki na tila may sungay. Pagkarinig ko noon, tumayo na ako para sana umalis. Kasi para sa akin, bullshit lang yun eh. Pinigilan lang ako nung lalaking nurse. Sabi niya, patapusin ko lang ang kwento nila. Hindi ko kailangang pilitin ang sarili kong maniwala. Ito naman yung kwento ng lalaking nurse. Katoliko siya. Pinakita niya sa akin yung crucifix niyang kwintas. Isang beses na nagwala si Gina, siya yung umawat. Inuumpog ni Gina ang ulo niya sa pader. Tumigil naman daw si Gina sa pagwawala, pero nagsimula itong umiyak at makiusap na hayaan na siyang mamatay.
kaysa masaktan pa niya ang mga anak namin kahit na ako. Nang ma-enjikan na si Gina ng pampakalma, hiniga na siya sa kama at sakto lumabas mula sa loob ng uniform ng lalaking nurse yung crucifix niyang kwintas. Mapungay na ang mga mata ni Gina. Pero nung makita niya yung crucifix, nakiusap siya na kung pwede, mahawakan niya yon. Yung doktor na kasama nila tumango sa lalaking nurse. Kaya hinubad niya yon at pinahawak kay Gina. Pagkahawak, sumigaw si Gina at umusok ang mga kamay niya. Dagdag pa ng lalaking nurse na amoy iniihaw na karne yung buong kwarto. At kahit halatang nasasaktan, hindi binitawan ni Gina yung crucifix at hinalikan pa niya yon. Dahil dun, napaso ang labi niya. Natakot silang lahat sa nangyari. Pero nilapatan pa rin nila ng lunas ang kamay at labi niya. Kaso, sa sumunod na araw, parang magic na nawala yung mga pasong yun. Off kasi nung lalaking nurse kinabukasan nun. Kaya nagulat siya. Sa sumunod niyang pag-duty, ay ipinatawag siya ng doktor at sinabihan na wag na munang lumapit kay Gina. Yun pala, kinaumagahan pagkatapos ng insidente, binisita ng doktor si Gina. At sinabi ni Gina sa doktor na yon na sa susunod na pumayag siyang makapagdasal ito, uunahin niyang higupin ang utak ng anak ng doktor na yon. Single yung doktor na yon, mga kasigaw. Pero may anak sa pagkabinata na ayon sa kanya, saka lamang niya sinabi sa mga katrabaho nang sabihin yun ni Gina. At ang mas nagbigay sa akin ng kilabot, yung sinabi ni Gina para sa lalaking nurse. Na oras na makita niya ulit yung crucifix, ipupulupot niya yon sa pribadong parte ng boyfriend nung lalaking nurse hanggang hindi napuputol. Inamin sa akin nung lalaking nurse na closeted gay siya. Sa loob ng maraming taon, walang nakakaalam bukod sa long-time boyfriend niya na nasa Switzerland para sa trabaho. Gusto nilang dalawa na humingi ako ng tulong sa pare. Pero ayaw ko at hindi ko kaya dahil may takot ako sa pare. Dahil nung teenager ako, naging sakristan ako. Pero minolestya ako ng kura paroko namin. Kaya imbis na sa pare, sa tatlong witch ako nang hingi ng tulong.